Ayun guys, yung update na natin, no? Yun na nga, nangyari nga yung ating expectation. Yan, so, yan, sira yung ating dalawang discharge valve. Tinamaan na rin yung suction valve. Yan, okay, so, dito sa site na to, wala naman tayong nakitang gaanong problema. So, yung dalawang piston rod natin, tatanggalin natin yan. So, check up na lang natin after kung nadama yung ibang kapitbahay niya o yung katabi niya. Okay? Ayan, yan yung mga rod. Walong piston, saka walong piston rod. Ayan, so, yung compressor na to is bago pa to eh. Ayan o, so kasi yung strainer niya, wala naman siyang masyadong damage. Buti na naagapan natin, nakita natin, naramdaman natin yung problema. Ayan. So, ito na yung papalitan natin. Ayan, dalawang piston, isang set na, piston rod, saka piston head. Siyempre, also yung ano na rin niya, yung pinaka-step niya. Papalitan na rin natin yan, okay? Ayan. Ayan. Yung ibang side, meron pa itong ibang side eh. Ito sa kabila. Obserbahan na lang natin. Ayan. Either buksan na lang din natin para lahat ma-check up na. Okay? Ayan. So, ito na yung side niya. Ayan, lilinisin natin yan. Yung mga pinatawag na gasket. Papalitan natin siya ng bago. So, kasi sabi ni Mayor, wala tayong stock pa. Ayan. Matatagalan na naman yan. Pero meron pa tayo isang pair. Kapamalit. Yung mga iba, saka na lang yun. Okay? One eternity later. Hello, what's up guys? Yan. So, eto na. Nagawa na natin yung pamalit. Okay? So, flex lang natin. Oh. Ayan. Meron tayong ratchet. Ayan. Proto ang type nyan. So, yung malaki yan, nakaset ng 18 to 19 pounds. Okay? Sino? Naka-ready na natin yung ating mga piston. Piston rod, piston head, saka yung slave nya. Ayan. So, dalawa. Pinalitan natin. So, ito yung mga ratchet natin gagamitin. Meron tayong proto na nakaset na yan ng 80 to 90 pounds, yung malaki. Tapos yung pang sa piston natin, nakaset na yan ng 20 to 21 pounds. Okay? So yan, yung malaki na yan gagamitin natin dito sa sa top head cover. Yan. Kasi pag 80, minsan nagli-leak pa siya, kaya ginagawa natin up to 90 na para one time na lang. Okay? So ito na yung ating set ng slave, piston head, piston rod. So ayan, malinis na to. Ayan o. Ayan, tumutulo ang langis. Ayan. So, na-recondition na natin siya. Tapos bago na rin yung piston. Ayan. Itong malaki niyang piston, slave. Okay? So ayan, kapitan natin. So pakita ko lang yung compressor. So, ito na yung compressor niya. Ayan, malinis na siya. Ayan. Ayan, o. So, ito yung mga chapnel na bumigay. Yung tinatawag na mga sa suction and discharge valve plate dito. Marami to. Ayan, ginapo ko na iba. Ayan, o. Ayan, kapalitan na natin yan. Sa discharge and suction, okay? And then so ayun guys, ito flex ko na rin ito. Ito yung suction and discharge valve natin. So yan. Yan, bago na rin siya. Ito yung discharge valve niya. Tapos ito yung suction valve niya. Tapos may mga spring yan. Ito. Saka ito. Ayan. Yun ang setup niyan. Ayan. Okay? So,
Tara, buhay na natin para mapaandar na natin ngayong araw. Okay? Ayan. Kapalatan na natin to. Kita ba? So, yun guys, no? Tapos na siya. So, at you can see, complete na siya. Ito, tingnan mo sa left side. Meron na tayong apat na piston. And then, dito sa kabila, meron na rin tayong apat na piston. So, i-rotate natin yan 2-3 times kung naka-pre-wheel siya. Yan. Then, ito naman yung taas. Yan, ito na yung ating discharge and suction valve. Yan, nakabit na rin natin yan. So, ang tight natin dyan is almost 40 pounds. Yan, 40 pounds. Tapos, dito naman sa ating piston, ano lang yan, mga 20 to 21 pounds. Okay? So, yan. So, medyo mabit ang aking mata. Okay? So, yan. I-close na natin to. Yan, lalagyan natin ng gasket. Yan, okay? One eternity later. So, you know, what's up, back-to-fix na natin na to. Ito, after natin na mag-backy open, ito yung beach pa natin, no? Maandar na siya. Ayan. Ito yung pinuksan natin. Ayan, no? Naglalagis pa. Ito yung pinaka-tapin niya. Ayan. So, ayan, matinig yung, mechanical niya. So, siguro naman nakita nyo yung mga nasirang parts. So, napalitan na natin yun. Maantar na siya ng matinig. So, yung isang unloader solenoid tirana. So, pinanggal mo natin temporary. May request pa natin yan. Ongoing request. Okay? So, ayan, maantar na siya. Ayan, para at least ay makatulong. Tsaka siyo, sobrang init ng ating paligid. Ayan, maabot tayo ng 45 centigrade outside temperature. Ayan. Ayan. Kung sa Fahrenheit, no, medyo isang daan yan. Okay. Ayan. At least makakatulong tayo ng mga compressor. Pero tagal ulit tayo ng isa. Ayan. Ibang location naman to. Ayan. Okay. Ayan, di po natin nalilisan. Kasi katatapos na natin na daw naging busy sa